So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer John Dugia and welcome back to my channel. So dito sa ating video tutorial na ito, tuturo ko sa inyo kung paano magsosolve ng following problems under variable-separable differential equations. So, by the way, pakilala ko muna uli sa inyo yung differential equations. So, differential equations, guys, is ito yung topic ng engineering mathematics na kung saan karugtong ito ng integral calculus and combined with differential calculus. So, dapat meron tayong knowledge ng integral at differential calculus upang magkamap tayo sa pag-solve ng mga problems under differential equations. So, sa differential equations, meron tayong first order and second order. So, unahin natin yung first order differential equations. So, first order meaning, ang kanyang exponent is 1. Ang pinaka highest exponent na nag-exist sa equation. So, di ko napapalawigin pa yung patungkol sa first order differential equation. Dako tayo agad sa solutions. Sa solutions kasi, mahalaga na na-obtain natin yung pinakasagot or differential equation na nakaugnay ng ating given equation. So, pakilala ko sa inyo yung variable separable differential equation. So, variable separable differential equation, a former in all the occurrences of one variable may be moved to one side of the equality and all occurrences of the other variable to the other side. Meaning, dito sa variable separable differential equation, meron kong certain equation na kung saan paghihiwalayin mo yung function na x at function ng y. And then, i-integrate mo siya. Kaya meron tayong itong tinatawag na standard form under variable separable DE. So, p of x dx, makikita nyo na function of p o function of x ito at ito function ng y. Under ng p, under ng q, is equal to 0. Ngayon, kung standard form siya, magkakamap ka dapat sa general solution na integral ng px, p of x dx plus integral ng q of y dy is equal to c. And then you perform integration sa magkabilang part upang magkamap ka dito sa solution mo na merong constant. Okay, constant of integration. Nakikita nyo, as we go on for solving certain topics or certain problems under DE, nakikita nyo kung paano ito sinosolve. So, sige. So, examples, under variable separable differential equations, dako tayo sa problem number 1. So, problem here, we have dy dx is equals to x squared over y. We perform variable separable here. So, sinabi ko kanina na first order differential equation, inuulit ko, pag first order differential equation, ang highest exponent natin na nag-exist ay 1. So, sabihin, saan nag-exist yung highest exponent na yun? Sa ating derivative. Makikita nyo dito, naka-first derivative siya. Yun yung highest exponent na nag-exist sa derivative ng equation na ito. So, therefore, this is a first order differential equation. So, variable separable, separate natin yung variable, ikakabit natin sa kanilang corresponding differentials. Makikita nyo dito, yung dy nakahiwalay sa y. Yung dx nakahiwalay sa x squared. Pagsasamahin natin sila. Paano? By means of cross multiplication. Cross multiply, performing, we have yung y mapupunta dito sa tabi ng dy, yung dx mapupunta sa tabi ng x squared. So, panoorin kung paano sinolve. So, y dy is equals to x squared dx. And then, you perform integration. Babalikan natin ang ating integral calculus. You perform integration on both sides. Yan. And then, by basic integration, pattern nito. So, di ba magiging y, 1 plus 1 over 1 plus 1. Pinakita ko sa inyo yung basic na technique. Dito naman, x squared plus 1 din, tapos 2 plus 1. Ngayon, maglalagay ka na ng plus c. Kasi di ba automatic, meron kang constant of integration. Bakit di ako naglagay ng plus c dito? Kasi iisang constant of integration lang naman na mag-exist dito sa dalawang integrals na ito. Kaya, nirepresent ko siya as c na lang. Ngayon, simplify pa natin siya, magiging y squared over 2 is equals to x cubed over 3 plus c. Ngayon, pagdating sa differential equation, dapat magkakamap tayo sa general solution natin na dapat equation of y tayo. Okay? Para maging equation of y ito, ang gagawin natin dito, perform tayo ng
transpose dito sa equation na to. Yung 2 mo, mapupunta sa kabila. Sabihin, both sides, mag-multiply ka ng 2. Okay? Cancel out to, mapunta yung 2 dito sa mga to. Magiging y squared is equals to 2 third x cubed plus 2c. Ngayon, si 2c, pwede mong gawing c1. Kasi constant of integration sa buwan na yan. Diba? Ganun din naman yon. As you represent another constant of integration, magiging sub 1 na siya. So on so forth, hanggang madagdagan na madagdagan, magiging sub 2, sub 3, pero all in all, magiging constant of integration pa rin naman siya. Equal din naman niya sa C, guys. Okay? Kaya huwag kayong malito kung maglagay ako ng C1, C2. Pwede kasi maging C sub 2 yan eh. Pwede kasi maging C sub 3. For as long as mapahaba mo yung pagsusod. And then, makita nyo na naka squared pa siya. Okay? Since naka-squared pa siya, ano ang dapat mong gawin? Perform square root on both sides. So, in square root mo to, magiging, ang pinakasagot mo tuloy ay, yan, x cubed plus c1. Okay? Yan ang ating general solution for this kind of problem. Y is equal to square root of 2 third x cubed plus c1. Okay, sakop to ha. Yung square root hanggang dito. So, ganun lang kasimple. Magkakamag ka dapat sa general solution mo na dito ka sa y. Next problem tayo. So, problem number 2, we have y prime plus 5y is equals to 0. Solution for this, yung y prime, alam naman natin, yan ay dy over dx. And then, copy mo yung 5y equals 0. So, bago ka mag-separate ng variables, lipat mo muna yung 5y sa kabila. Magiging dy over dx is equals to negative 5y. Okay, nawala yung 0. Okay, kasi lipat mo nga siya sa kabila. So, next mong gagawin ay separate variables. So, dy over y is equals to negative 5 dx. And then, you perform integration on both sides. So, integral dy over y is equals to negative 5 integral dx. So, rule lang, integral calculus, ilalabas natin sa labas ng integral sign yung ating numerical coefficient. Okay? Next mga gawin, ito tayo. Integral lang dy over y, as we learn sa integration ng logarithmic functions, ln of y siya. Okay? Ito naman sa kabila, magiging negative 5x plus c. Okay? Magiging negative 5x plus c. Ngayon, paano mawala itong ln? We perform, maglalagay tayo ng exponential or e sa magkabilang side. Maglalagay ka ng e dito, maglalagay ka ng e dito para mag-cancel out to, matira tong y. Magiging form ng equation mo ngayon ay y is equals to e raised to negative 5x plus c. So, may plus c siya, isi-separate ngayon natin. According sa rules ng ating exponent, sa laws of exponents natin, itong e raised to negative 5x plus c ay magiging ganito ang kanyang forma. So, e raised to negative 5x multiplied by e raised to c. Okay? Yan po siya. And then, itong e raised to c na to, i-convert natin siya as yung c1. Okay? Magiging c1 na siya kasi may c ka na dito. Okay? Palitan mo na ngayon para di ka malito. Magiging c1 na siya. Itong c1 na to, representation nitong e sub c mo. So, magiging, sagot mo ngayon ay y is equals to c1 o c sub 1 e raised to negative 5x. Yan po ang ating sagot sa problem na yan. So, ganun lang kasimple ang variable-separable differential equations. So, dako tayo sa ating last problem or problem number 3 under variable-separable differential equations. So, last problem for this topic, we have dx over dt plus 4x is equals to 0. May condition na binigay. If x of 0 is 12, what is x of 2? Okay?
So, una natin gagawin, perform tayo ng variable separable and then substitute lang natin yung mga values na given. Okay? So, solution is dx over dt plus 4x is equal to 0. Separate variables. So, dx over dt, lipat sa kabila, negative 4x. And then, separate natin, magiging dx over x is equals to negative 4 dt. Next mong gagawin, perform integration on both sides. Integral dx over x is equals to negative 4 integral dt. Next mong gagawin, integral ng dx over x is ln of x. Negative 4 t plus c. Okay? Yan ang magiging solution dyan. And then, you put an exponential on both sides para mag-cancel out ito. Magiging exponent ito. So, dito tayo. Magiging x is equals to e raised to negative 4 t. Again, performing loss of exponents. E raised to c. Yung c magiging c1. Yung e raised to c. Okay? Nag-come up na tayo dito. Sabi guys, meron tayong condition. X of 0 is 12. So, x of 0 natin, ito tayo. Kasi siya yung pinaka-base ng variable of x mo. Siya yung x of 0. So, as you perform substitution dito sa kind of equation na ito, dito tayo magka-come up. So, diba, ito munang C1, mamultiply dito, yung munang lagay natin. C1 e raised to negative 4t. As you perform this, substitute mo lang siya. So, since 12 ito, yan, magiging C1 times e raised to negative 4, yung t mo, okay, ang gagawin sa t. Sisimula ka sa 0. At t is 0. So, ganun po yung rule sa ating variable separable. Or sa kung ano pa mong topic sa DE. Lagi ka magsisimula sa t is equal to 0. Maliban na lang kung may binigay na condition din ng yung value ng t. Or other variable. Minsan kasi, y yan, minsan z. Depende sa given variable na corresponding dun sa x mo. Or sa abscissa mo. Okay? So, since t is equal to 0 sa ating first condition, ipalit natin to dito sa ating existing na exponent na t na katabi ng ating negative 4. Magiging 4, negative 4 times 0. So, alam naman natin na itong e raised to 0 yan ay 1. Diba? Equal sa 1 yan. Magiging c1 is equals to 12. Ngayon, may c1 ka na equals to 12. Ibalik mo siya dito. Balik ka dito, di ba? Kasi may value ka na ng C1 eh. Magiging x is equals to 12 e raised to negative 4 t. Ano po ang next mong gagawin? May binigay naman ulit na condition o hinihinging condition sa'yo. Paano naman daw siya kapag x of 2 na siya? So, sa x of 2, okay, ganito lang gagawin mo. Yan. X of 2 is equals to 12 e raised to negative 4. Ngayon, ano yung magiging value ng t mo? Ngayon, co-corresponds na siya dito sa hiningiing condition. Kapag sub 2 ka na, oh, yung t mo is 2 na rin. Okay? Kasi dito parang pinag-match lang natin sila. Sa x of 0 kanina na 12, magbigay tayo ng condition na t is equals to 0. Okay? Ngayon, dito, magbigay ka rin ng condition dito na t equals to 2 naman. Substitute mo, magiging, yan. And then, x of 2, 12e raised to negative 8. Ngayon, anong value ng 12e raised to negative 8? So, pinakasagot mo dyan, at x of 2, okay, ito lang natin. Burayin ko na lang siya. So, diba, ito yung sagot mo, 12e raised to negative 8. Yung x of 2 mo ngayon, magiging 4.026 times 10, ayan, raised to negative 3. Ayan na po ang sagot mo
para sa given problem na yan. Raised to negative 3. So, yun lang kasimple. Mag-solve ng mga following problems under variables, separable differential equations. So, kung kayo ay may mga katanungan, don't forget to comment down below at don't forget to subscribe to my channel upang kayo updated sa aking mga video tutorials na i-upload under differential equations. So, maraming salamat sa panonood. Hoping may natutunan kayo sa ating topic na ito. God bless us all.